factoring using GCMF. GCMF or Greatest Common Monomial Factor. So ano nga ba itong GCMF na to? For example, dito sa 9a square b square minus 9ab square. So ano nga ba yung common sa kanila? Para silang may 9, napapansin nyo. Pero din silang may a at b. So ang common monomial factor nito ay 9ab square. Okay. So bakit 9? Kasi para silang may 9a. Okay, para sa lang may A. Pero kung napapansin nyo, may square yung isa. Yung isa, wala. So, ang kukunin natin is yung mas maliit. Yung mas maliit yung exponent. And next is B square. So, para naman silang may square, kaya kunin na rin natin yung square. And yung GCMF niya. Next, 11A plus 11B plus 11C. Ano nga bang common sa kanila? Para silang may 11. Next, A cube plus A square. So, para silang A. Pero, kunin na lang natin yung exponent ng mas maliit. So, ang GCMF nila ay A square. Factor natin itong 9A square B square minus 9AB square. So, una, ano yung GCF nila? So, 9AB square. Then, divide natin. So, 9 divided by 9 is 1. A square divided by A is A. Kasi pag minasin lang natin yung exponent nila, so 2 minus 1 is 1. So A na lang matitira dyan. Then B square divided by B square, that is 1. So ang matitira lang dyan ay yung A. And then 9AB square divided by 9AB square, that is 1. So negative and positive, so magiging negative. So negative 1. Then saka natin pag-multiply yan. So that is A minus 1 times 9AB square. So, ito na yung factor niya. Okay, next, 2x square plus 4xy. So, ano nga ba yung GCF nito or GCMF? Okay, so first, anong pwedeng i-divide sa 4 saka 2? So, obviously, that is 2. Then, next, x. Anong pagkakapara nila? X. That is x. And then, kunin natin yung merong mas maliit na exponent. So, ito. So, walang exponent. O, 1 yan. Then, y. Meron bang y sa kabila? Wala. So, ang GCMF nila ay 2x. Then, saka natin divide. 2 divided by 2, 1. X squared divided by x, that is x. 4 divided by 2, that is 2. Then, x divided by x, 1. Then copy y kasi walang y. Okay. Saka natin pag-multiply yan. So that is 2x times x plus 2y. So ito na yung factor niya. Next, 11a plus 11b plus 11c. So ano nga ba yung GCF nito? So anong pagkakapara nila? Para silang may 11. O, then divide natin sila. So, cancel natin 11. So, 11 times 11. 11 divided by 11 is 1. So, ang natira na lang dyan ay A plus B plus C. Then, multiply natin. So, ang factor nito ay 11 times the quantity of A plus B plus C. Next, 2a cube plus 4a square plus 6a. Kunin natin yung GCF nila. Okay, so anong pwedeng i-divide sa 6, 4, saka 2? So malamang, ang pwedeng i-divide ay 2. Then, pare-pare silang may a. So a. Then, alin dito yung may pinakamaliit na exponent? So yun, 1 lang. So 2a. Then, saka natin divide. So 2 divided by 2, 1, a cube. Divided by a, that is a square, plus 4 divided by 2, 2, then a na lang, then 2 min, then 6 divided by 2, 3, then a divided by a, cancel mo na yan. Okay, so 2a times the quantity of a square plus 2a plus 3. So, ito na yung factor niya.
Next, x square minus y square. Okay, kapag ganito, tanggalin na lang natin yung exponent. Okay, so x divided x square divided by x, that is x. Then y square divided by negative y, parang negative kaya magiging positive, kaya positive y. Okay, then ang factor nito ay x plus y, the quantity of x plus y times the quantity of x minus y. Next, x square yz plus x y square z plus x y z square. Okay, kapag ganito, pag nakikita nyo ganito, ang kunin nyo na lang is yung my square. So, x, y, z. Tapos, huwag nyo nang kunin yung mga square niya. So, x, y, z. Dahil paulit-ulit lang din. Nagpapalipat-lipat lang yung square. Okay, then ganito, makakancel na yung walang square. Tapos, tanggalin na lang natin yung mga square. So, ang matitira na lang ay x plus y plus z. So, ang factor nito ay x, y, z times the quantity of x plus y plus z. 1 minus m square. Kapag ganito, kung natin ulit yung GCMF. So, ang GCF ng 1 ay 1 pa rin. Then, tanggalin natin yung square niya. So, 1 minus m na lang yan. Then, saka natin divide. So, 1 divided by 1 is 1. M square divided by m. So, parehong negative, may positive yan. So, m na lang. Okay, so, m na lang yun. So, then, multiply natin. So, 1 minus m times the quantity of 1 plus m. So, ito na yung factor niya. Kahit magkabaliktad yan, okay lang din. Okay, next. M square, n square, minus 36. So, dito naman, gamitin natin yung square root. So, anong pwedeng i-divide? So, tanggalin natin yung square niya. So, mn minus. Okay. Ang square root ng 36 ay 6. Then, next. So, m, tanggalin natin yung exponent. Yung matitira lang dyan is m saka n minus 36 divided by 6 is 6. Dahil negative yun, negative saka negative, magiging positive. Okay? Then next, pag-multiply natin sila, so we have m n minus 6, quantity of m n minus 6 times the quantity of m n plus 6. So, kahit magkabaliktad dyan, okay lang din yan. Factoring using cube root. Okay, ano nga bang cube root? For example, itong 1, ang cube root niya is 1. Bakit? Kasi 1 times 1 times 1 is 1. So, i-times mo lang ng tatlong beses sa sarili niya. Itong 2, 2 times 2 times 2, 2 times 2, 4 times 2, 8. 3 times 3 times 3, 27. 4 times 4 times 4, 64. 5 times 5 times 5, 125. At marami pa yung iba. Okay, 27 plus m cube. So una, kunin muna natin yung cube root nila. So ano nga bang cube root ng 27? That is 3. Kasi 3 times 3, 9. 9 times 3, 27. Plus cube root ng m cube ay m. Tanggalin lang yung cube. Then labas na natin yung raised to 3 niya. Okay, next step, kunin natin yung nasa loob. So, 3 plus m. Huwag na natin kunin yung cube root kasi lalagay natin dito. So, 3, bawasan mo ng yung 1, ng 1 yung 3, magiging 2. Then next, kapag positive to, magiging negative yung susunod. So, tapos pag multiply natin, 3 times m, that is 3m. Plus m cube. Sundan. Okay, then simplify lang natin. So, 3 plus m
3 times 3, kasi 3 square yan, so ay 9, minus 3m plus m square. So ito na yung factor niya. Next, 27m cube plus n, 8n cube. Okay, then gaya ng una, kunin natin yung cube root. Cube root ng 27 ay 3. Cube root ng m cube is m. Okay, then cube root ng 8 ay 2. So, plus 2. Then n, n cube, n na lang yan. Nilabas natin yung 3. Okay, next. Kunin natin yung nasa loob. So, 3m plus 2n. Okay, then next is, yan, to 3m, square natin yan. So, 3m square. Okay, dahil positive to, plus yung nandyan sa loob, ang next ay magiging negative. Then, saka natin pag-multiply yung nasa loob. 3m times 2n. Then, plus, i-square natin yung 2n. Okay, then next, simplify natin. So we have 3m plus 2n. So, yan. So, 3 raised to 2. May 3 raised to 2 na yan. Then, m raised to 2. Minus 3 times 2, magyan ay 6. Then m, saka n, pagtabi lang natin. So, ngayon 6m, n. Plus 2 raised to 2, n raised to 2. Ayan, simplify pa natin ulit. So, 3m plus 2n. Ay, so, 3 times 3, that is 9m square minus 6mn plus 2 times 2, that is 4n square. So ito na yung factor ng 27m cube plus 8n cube. So ito ang video natin para sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo at may bago kayong natutunan. At huwag kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video.